Okay, kaya alam nyo, magpaturo na lang tayo ng totoong rapping. Eto na nga, for the first time here in Sarap Diva, and we are very happy to have them here this morning. Please welcome John Roa and Coas. Yeah! Hello, hello. Yo, mami. Ayan, nandito si Quest. Si Quest po isang magaling na songwriter. Yay! Wow. Oo, at ang dami niya nang naisulat ng kanta, pinroduce, pero nagra-rap din pala siya. At syempre, kilala natin lahat si John Roa. Sino ba ang mga, pagdating sa rap, sino ba ang mga inyong influence? Pinakamalaking influence ko talaga si Tupac. Tupac and Francis M. Dito sa Philippines, talagang napakalaki ng naging impluensya ni Francis, ano? Sobra. And Master a lot of rapper. People loved him. Ikaw, sinong mga influence? Ako, influence ko naman, sila din. Si Quest din. Black 9, Looney, Abra, mga ganun. Nakakatawa kasi, yung asawa ko mahilig kasi siya sa rap. Meron siyang minsan pinapapanood sa akin na yung nagko-contest, yung... Rap battle. Yes! Para talagang naalala ko yung balagtasan. Kasi yung balagtasan, ganun yun. Kaya lang, parang poem, no? Patula. Pero ganun din, mag-iinsultuhan din sila. Yes, tapos, meron din palang nauuso ngayon na parang balagtasan, Tagalog talaga. Oh, wow. Ayun, nauso pa. Yun yung pinapanood namin na yung flip-top. Flip-top talaga, isa sa mga pinakamalaking dahilan kung ba't umangat yung hip-hop sa Pilipinas. Saka isa din po yun siguro sa mga reasons kung ba't yung mga millennials naging interesado sa Filipino rap. Mm-hmm. Kasi nung high school po ako, yun din po talaga lagi pinapanood namin sa school eh. Akala ng mga tao, flip-top is a kind of rap. Uy, flip-top tayo. Hindi nila alam, flip-top is a league. It's a venue. It's a battle league. BBA, parang gano'n. Parang BBA. Hindi, pero nakakatuwa lang na dito sa atin kasi during my time, of course, meron ng rap. Yan, nandun naman si Francis. Pero parang siya lang. Until, of course, he came out with mga kababayan ko. Kasi that really changed the landscape of OPM. Actually, a lot of people, sabi nga ng mga tao, si Drake daw yung first singer-rapper. Francis M. is the first singer-rapper. Si lumabas yung Girl Be Mine. Sa Old Summer Nights. Yeah. Yes. Old Summer Nights! Siya yung pinakaunang rapper-singer. Siya nag-pioneer. 90s yun. Tayo mo dito. Hindi, tsaka marami siyang inumpisahan talaga. Sobra. Marami siyang ginawang bago at kakaiba. Hindi, pero talaga, it's really different now. And I'm so happy for all the hip-hop artists now. You guys are being recognized. Yes. You have a core audience already. I think hindi lang rap, ah. I think the entire OPM industry has merged yung mga wala nang mainstream, wala nang indie, wala nang ganun. Nag-merge na sila.